Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Ano? Ano sinasabi niyo hindi niyo alam kung nasaan ang kapatid ko? My God, he is still recovering. Paano kung may mangyari sa kanya? Paano siya nakawala sa paningin niyo? Sorry po talaga, Gobi. Hindi po namin inakala. Hanapin niyo siya hanggat wala pa nangyayari masama sa kanya. Sino mo to? Bakit ko kayo tumawag? Hello? Agnes! Agnes! Henry, ikaw ba yan? Ha, Henry? Henry! Alam mo ako. Kala ko wala ka na eh. Agnes, hindi ko gustong iwan ka. Alam ko. Ano na kailangan ng paliwanag? Agnes, may kailangan kang malaman. Agnes, ako yung nakapatay kay tatay. Sa totoo? Panagutan ko yung ginawa ko. Susuko ako, Agnes. Onega, si Agnes. Di ba nga nasa Maynila, alam na rin ni Nay Luis at saka ni Tay Jose. Hanapin si Henry? Hindi ko alam. Bakit si Henry pa din? Boyet, hindi naman natin pwedeng pilitin si Agnes sa gusto mong mangyari eh. Alam ko, masakit. Pero ito talagang totoo. Si Henry pa rin. Siya talaga ang mahal ni Agnes. Henry, ilang beses na tayo pinag-iiwalay ng pagkakataon. Agnes? Henry, hindi ko kayang isuko ka. Gusto kong pagpilan mo ng mga mata mo. Wala kang ibang iisipin kung hindi tayong dalawa. At wala kang ibang makikita kundi mga magandang bagay lang. I missed you. Missed din kita. Sobra-sobra. Ma'am, tubig niyo po. Hello, Boyet? Hello, Boyet. Ano ba yan? Tatawag-tawag ka, hindi ka naman sumasagot. Niña, pwede ba tayo magkita? Busy ako. Sige na. Niña, sige na. Pwede ba tayo magkita? Hindi ako pa pwede. May problema ka ba? Dadaan lang kita, ha? Ha? Eh, hindi nga ako... naman akong balak ang kinin yun eh. Siguro, idodonate ko. Tapos, pwede na kayo umalis doon sa probinsya. Doon lang kayo tumira doon sa townhouse natin. Kasama ka. Siguro, naimiss na tayo ng kama natin doon, no? Ikaw talaga. Doon natin bubuoyin ang pamilya natin, Agnes. Ilang anak ba gusto mo? Sampu. Sampu! Oh, relax ka lang. Iba ka na nandito ni Isi. Pare ko. Ano, andyan ka na ba? Palaki kang maayos, ha? Yun lang po ang alam ko eh. Sige, maraming salamat. Anong balita? Anong nangyari? Nakita ko ang record sa isang ospital. Doon nagpa-check up ang iyong kapatid. Nandito po kami, ma'am. Alam niyo ba kung nasan siya? Nakaalis na daw po. Imposible yan. May record yan eh. Ma'am, peking address po ang inilagay. Hindi po namin alam kung saan sila nagpunta. Sila? Ma'am, may kasama po siya doon nagpunta dito. At base sa paglalarawan ng NARS, mukhang si Agnes po.
gusto mong gawin natin yan. Gusto ko lang na makasama ka habang buhay. Pwede naman yun, di ba, Henry? Kukuha ko ng pagkain, ha? Ako na. Teka, sandali. Sigurado ka, may sakit ka pa. Wala na. Medyo napagod lang. Tama na. Sila pwede makita ni Henry. Teka, makikita sila? Nalaman ni Agnes kung asan si Henry. Alam ko kung asan si Henry at kung anong nangyari sa kanya, pero hindi ko sinabi sa ate mo. Naguguluhan na talaga ako sa iyo, Boyet. Hindi ko na maintindihan. Si Henry, naaksidente. Na-comatose. At yun dahil lang kung ba't siya bumalik dito. Ngayon nalaman na ate mo kung ano nangyari sa kanya. Pupunta siya ng ate mo ni Niña, hindi sila pwede magkabalikan. Hindi ako papayag. Nakikisap naman ako eh. Nakiusap lang. Alam mo, ang tanga-tanga ko eh. Ang tanga-tanga ko kasi nagtitiis ako sa'yo. At ang gaga-gaga ko kasi iniisip ko baka sa pagkakataong ito, ako naman ang papansinin mo. Yep. Pasensya ka na, pero... Sinabi ko na sa'yo, Boyet. Sabi ko na sa'yo, di ba? Na kahit ano mangyari dyan sa Henry na yan, siya pa rin na mahal ni ate. Niña, hindi pwede magtotoo mangyari yan. Mas ko ba kailangan sabihin sa'yo? Ha, para matauhan ka na at sumuko ka na kay ate sa kakaasa mo sa kanya. Boyet, para ako naman yung mahalin mo. Miss? Po? Nakita mo ba yung asawa ko? Isang oras na kasi siyang hindi bumabalik eh. Hindi po, ma'am eh. Baka may pinuntahan lang po yun. Hindi mo kasi naiintindihan. Hayaan niyo po hanapin ko po siya sa labas. Basta nakita ko lang po siya dito kanina eh. Kausap si Tita Lily. Tama. Sige, salamat ha. Po. Tanga-tanga mo kasi hindi mo nakikita yun.
Mag-usap tayo, please. Itawan mo ako! Itawan mo ako! Uuwi lang ako! Ayan, nakikiusap ko sa'yo. Parang awa mo na. Habol-habulin si ate, kahit na alam mong ikaw ang matatalo. Niña, hindi ko susukuan ang ate mo. Sige. Sige, sasamahan kita dyan sa Maynila. Days? That's impossible, Catherine. Congressman, please. I'll be very careful this time. Nagmamakaawa ako sa inyo, Pong. But you know na mainit ka ngayon sa mga mata ng press. Malulusutan ko sila, Pong. Eh, paano kung hindi? Eh, pinapahamak mo kasing gagawa mo. At ikaw, kahit nakakulong ka dito, you're still the governor. You should still think about your name. Congressman, sa tingin niyo ba inaalala ko pang pangalan ko? Hindi na. Congressman, please, I need to find my brother. Iho, imposible yung sinasabi mo. Matutulog ito isang gabi lang si Father Dioso after sa Bible study namin. Eh, pwede niyo ba siyang pakiusapan? Pwede ko naman po ipa-deliver dito yung mga papeles galing San Bartolome kung kinakailangan po niya makita. Sana po naiintindihan niyo po yung kalagayan namin. Uuwi kayo bukas. Makukulong ka. Tapos maghihiwalay kayo. Parang... Tita Lily, mahal na mahal ko po si Agnes. At kung magkahiwalay man kami, gusto ko iparamdam sa kanya na yung pagmamahal ko sa kanya hindi magbabago. Handa akong mahalin siya ng buong buhay ko. Kailangan mo talaga to. Eh, nako naman. Pagmamahal, ano pa namang laban ko dyan? Pumapayag na ho kayo? Kausapin ko muna si Father Joseph. Pahiramin ko kayo ng sing-sing. Pero, hiram lang yun, ha? Gusto mo palang malakalabas dito. Bakit ka nag-plead ng guilty? I'm begging you, Congressman. Ano bang kailangan sa kapatid mo? Baka naman pwedeng masolusyonan na hindi mo na kailangan pang lumabas dito. Kong, I need to see him and tell him something. About what? Congressman, kahit naman sabihin ko sa inyo kung bakit, hindi niyo rin naman ako maiintindihan eh. Please. I need to see my brother. I'm sorry, Catherine. Pero hindi kita mapagbibigyan sa gusto mo. Kong. Tatlong oras na siyang hindi bumabalik. Ah, ma'am, huminahon po kayo. Miss, hindi mo kasi naiintindihan eh. Nag-aalala na ako. Kakagaling lang nun sa sakit. Hayaan niyo ho, ma'am. Tatapusin ko lang ho yung trabaho ko pagkatapos hahanapin ko ho siya ulit. Hindi, sige. Ako na muna maghahanap sa kanya. Agnes. Henry! Saan ka nagpunta? Ano ka ba? Basta-basta mo na lang ako iiwan doon. Nag-alala ako sa'yo. Oo, oh, minawan ka. Nandito na ako, di ba? Eh kasi... Huwag ka na mag-alala. Ito naman, kala mo naman, iniiwan na kita. May sinadya lang ako para sa ating dalawa. Ano yun? Uy! Henry! Thank you.
ikaw mag-aaral ka dito ng mabuti. Para paglaki mo, maganda ang buhay mo. Yun ang gusto ko eh. May papangako mo ba yun kay ate? Kasi ako, gagawin kong lahat para sa'yo. Wala ka nang patay. Pwede ako makulong ikaw. Ikaw pwede ka rin makulong. Anong ka? Hindi. Makinig ka. Walang makukulong sa atin. Itatago natin siya. Ate. Huwag ka mag-alala, Henry. Makakaalis na tayo dito. Kakalimutan natin nangyari. At mangyayari pa. Pinapangako ko sa'yo. Hindi ka matatamay sa kung anong manggulong nangyayari ngayon. Itinakas kita sa lugar na to, Henry. Pero pagkatapos ng lahat, ako pa rin ang tatakasan mo. Para kanino? Para kay Agnes? Para saan pa, Henry? Ano pang gusto mong mangyari? Hindi pa huli ang lahat para magbago. Pag-uwi natin, kakausapin kong ate ko. Sabay namin itatama lahat ng pagkakamali namin. Kailangan aminin na ng ate ko lahat ng kasalanan niya. Para maging malinaw sa lahat na kailanman, hindi ka naging masamang babae. Gagawin natin lahat ng desisyon mo. Bago kita isuko sa kanila. Pakulong ako eh. Para masalba siya sa kasong to. Para malayo siya sa buhay ng babaeng yun. Pero ano ngayon, mas pinili pa rin samahan yung babaeng yun. Ang sabi mo, nagpakulong ka para maisalba ang kapatid mo. So, kasabot mo siya dito. Alam mo ba kung nasan siya ngayon? Saksi ang Panginoon at ang mga tao na andito ngayon na ikaw, Henry Aragon at Agnes de los Santos ay dinideklara kong mag-asawa. Mister, maaari mo nang halikan si Mrs.